Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to Bundok Diaries. Episode 47, Bundok Diaries. So, nag-trail kami last Thursday. Papasok ng pinatubo. The water is color blue. Kasi maulan noon, ngayon summer. Al dente. Episode 47, Bundok Diaries. So, nag-trail kami last Thursday, November 11, 11-11, sa Maarat. Ginaid kami ng anak ni Coverhill na si Toti. Kasama namin sila Boss Charles ng Casco Market, kasamang ilan sa kanyang mga brand ambassadors. So, ang ilan sa kanila ay first time mag-trail at inikot namin sila sa Maarat. Kaya? Okay. Akit ako. Umikot kami ng maiksing ruta, saltong bato. Tapos, after ng saltong bato, tinry naming umakyat sa Siomay, which is success naman dahil almost all of them ay nakasurvive at walang casualties. Hindi pa natapos. So after that, nag-lunch kami kay Coverhill. And then si Pampu, from biyahe ni Pampu, nagaya ulit mag-trail. So, ang ruta namin nun after lunch is Burol, and then Ita-Ita. Diretso? Tama? Oo. Dina? Dina, okay na yan? Tapos doon kami tumambay sa Tinago Falls. We'll be right back.
Yun pala. So ngayon, masakit ang aking shoulders dahil meron din akong konting kamalasan na nangyari sa akin. Ang nangyari dyan, sa sobrang pagod ko, pinilit ko pa rin, hindi ako nagpahinga. Kaya na-throttle ko accidentally yung motor at dahil nga nabigla ako, hindi ko nabitawan agad yung handlebar, causing na mahatak yung aking left na braso. Kaya sumasakit ang aking shoulder ngayon. Oh, puta. Nahihina yung braso ko. Natutuwa rin ako na medyo marami na rin nagtitrail sa atin. Marami na rin nagiging interesado sa trail. Natutuwa ako kasi nakakatulong ako mag-share ng passion. Una sa lahat kasi nga ibang-iba talaga siya sa road. Ay nga, parang ang feeling ko kasi pag nagtitrail ako, parang ako naglalaro ng video game. Bawat section or bawat obstacle ay kailangan kong i-overcome. So, kaya nag-enjoy ako kasi parang nasa video game ako tuwing nagtitrail ako. Tapos, aside from that, ang dami kong natututunan. So, very, very different siya kasi kung makikita nyo, sobrang pagod ka talaga kapag nagtitrail ka. Unlike kapag nasa road, mag-ride ka lang, then pagdating mo na doon ka na sa kainan, eto kung saan ka papunta, paghihirapan mo muna bago ka mapunta sa destination, which is, hindi ko siguro, hindi para sa lahat ng tao, pero for me, na-enjoy ko siya. Kasi nga, yun nga, tulad nga na sabi ko, pag nasa trail ako, para ako nasa video game. At ang price ko is yung makakain ako.